Kumibo ka naman, bad ghost. Untag ni Isabella sa kasama niyang hindi umiimik. Nasa tapat na sila ng gate ng malapalasyong bahay ng mga magulang nito na hindi niya gustong sipatin ang detalye dahil nalulula siya. Sa tingin niya, banyo lang sa bahay na yun ang inupahan niyang bahay. Mula pa kaninang nasa taxi sila, wala nang imik ang invisible niyang kasama. Nakatutok ang tingin nito sa labas sa sasakyan na para bang nag-iisip ng malalim. Hanggang sa nakababa sila ng taxi at naghihintay na lamang na pagbuksan ng gate, hindi na ito nagsalita pa. "Hoy, Gerald!" Untag ulit niya rito. Nakatitig ito sa harapan ng bahay na para bang tinatanda nito ang bawat detalye niyon. "Halos 2 years na akong di umuwi sa bahay na yan." Sa wakas ay sabi nito. "Laging sinasabi ni Papa na gumuguro lang ang buhay kapag umuwi ako. Tama naman siya. Pag wala ako sa bahay na yun, wala nakikipag-argumento, wala nakikipag-away, tahimik sila." Saglit tong tumigil sa pagsasalita. "I realized just now, I miss my home." "Ilang taon ka na ba?" 27. "Basa sa sinabi mo kanina nung nasa unit tayo, 16 years ng buhay mong ginugol mo para alagaan sa dibdib mo ang mga negatibong emosyon at mga walang kwentang activity." Pumalatak siya. "Dapat talaga mabuhay ka para makita mo na kahit hindi perpektong mundo, masarap pa rin ang mabuhay." "Oh, yeah. Baka gusto mong sabihin din yan sa sarili mo, Isabella." Nagkunwari siyang hindi niya ito naintindihan. "Anong ibig mong sabihin?" Nag-iwas siya ng tingin. Alam niya sa sarili niyang tulad nito, may baon din siyang negatibong emosyon. Ang pagkakaiba lang nila, mas pinipili niyang wag pang ibabawin iyon. Mas pinipili niyang ibuntun sa ibang bagay ang atensyon niya. "Pareho lang tayo," sabi nito sa pantay na tono. "Alam mo kung saan lang tayo nagkakaiba? Katawan ko lang walang malay sa ospital, samantalang ikaw ang puso mong ilang taon ng patay na patay at hanggang ngayon parehong kapaligiran pa rin ang ginagalawan mo. Nagpapanggap kang masaya sarap ng lahat ng tao sa paligid mo. Hindi ka okay, alam mo yan. Pero hindi mo magawang aminin kahit sa sarili mo. Nagtatago ka sa maingay na musikang tinutugtog mo, kaya pinili mo ang drums, hindi ba? Dahil gusto mong lunurin ang ingay na likha mo ang totoong nasa damdamin mo." Hindi siya nakaapuhap na isasagot. Napalunok lamang siya. "Accept your loss, Isabella. Face the truth. Deal with the pain with a strong heart and move on." Sinadya niyang magbingi-bingihan lang. Hindi na talagsalita na makitang pabalik na ang maid na kausap nila kanina. Kasunod ng maid si Gilbert na nasaan yung pagtataka. "Hi, Bella." Bati nito sa kanya. "Gusto mo raw makausap si Mama?" Hindi agad siya nakasagot. Hanggang nasa sandaling iyon, iniisip pa rin niya kung paano naging magkapatid ang dalawang taong may magkasalungat at nakatangian. Si Gilbert ang perpektong halimbawa na isang nice guy, samantalang ang katabi niya ay sa kategori ng bad guy, dapat ihanay. Si Gilbert ang uri ng lalaking madaling mahalin dahil sa tagay nitong tila natural na karisma. Sa kilos at ngiti nito ay parang nais itong pangalanan ang lahat ng tao sa paligid nito. Samantalang si Gerald naman parang lagi nagtataboy ang anyo, parang nag-i-exist ito para pumukaw ng inis sa mga tao sa paligid nito. Tindig pa lang nito, maangas na. Para sa kanya, kasama to sa top list ng mayayabang lalaki sa mundo. Pero kung may kung ano rito na humahatak ng atensyon, kaya't siguro maraming babaeng na paglaruan ito. "Ang mama mo nga," sabi niya kay Gilbert, "importante lang." Pinagbuksan siya nito ng gate at magilo siyang inalalayan papasok. Pwedeng malaman kung tungkol saan? Magkaagapay sila naglalakad papasok sa kabahayan. Sa kapatid mo? Tignan mo nga ang kakatitig sa mukha ni Gilbert. Narinig niya ang sabi ng kaluluwa sa tabi niya. Matutunaw ng kapatid ko. Bumaling siya rito at inirapan nito. Kasalanan na ba ang tumitig ngayon? Hindi nakatiis na tanong niya. Gusto ko siyang titigan, bakit ba? Bella, sinong kausap mo? Nilingon niya si Gilbert. Magkasalubong ang mga kilay nito. Ang pasaway na kapatid mo. Naging kaluluwat ng lahat, nakakainis pa rin. Hindi napigil ang bulalas niya sa kabinalingan si Gerald. Manahimik ka. Sa tingin ko, kailangan mo magpahinga muna, ani Gilbert. Ibinilik ka rito ang tingin. Basa sa anyo nito'y wala hindi nito malaman kung matatawa o seseryosohin siya. Napahugot siya ng hininga. Inipon niyang lahat ng lakas niya. Mahabang paliwanagan ang kailangan niyang gawin para mapaniwala niya ito sa mga sasabihin niya. Ibinilik niya rito ang tingin. Basa sa inyo nito'y wala hindi nito malaman kung matatawa o seseryosohin siya. Napahugot siya ng hininga. Inipon niyang lahat ng lakas niya. Mahabang paliwanagan ang kailangan niyang gawin para mapaniwala niya ito sa mga sasabihin niya. Gilbert, makinig ka. Inawakan niya isang braso nito. Ganito kasi. Magpapaliwanag ka lang, bakit kailangan mo pa siyang hawakan? Sita sa kanya ni Gerald.
Napaungol siya sa Ines. Kung magsalita to, parang krimen ang hawakan niyang kapatid nito. Sabi manahimik ka muna eh. Napabaang sa kanya si Gilbert. Parang di nito malaman kung ano sasabihin at gagawin sa kanya. Maya-maya, tumawa ito. Bella, siguro... No. Putol niya sa sinasabi nito bago pa niya marinig na tinatabi siya nito dahil hindi ito naniniwala sa kanya. Please, hayaan mo ako magsalita. Makinig ka dahil importante ito, Gilbert. Alam ko mahirap paniwalaan pero ito ang totoo. Nakikita at nakakausap ko ang kaluluwa ng kapatid mo. Kung itatanong mo kung may third eye ako, wala. Hindi ko rin nga alam kung bakit nakikita ko siya. Huminga siya ng malalim. Naalala mo, nung araw na kinuha ko ang pera mula sa'yo, tinanong mo pa nga kung okay ako dahil ang sabi mo namumutla ako. Ang totoo, kasama natin sa silid ng araw na yun ang kaluluwa ng kapatid mo. Ilang segundo ang hindi ito umimik. Tila binabalikan sa isip ang araw na sinabi niya. Are you serious? Naging seryosong mukha nito. Tumango siya. Nandito ako ngayon para gawin ang iniutos ng kapatid mong gawin ko. Kung itatanong mo kung bakit ginagawa ko to, wala lang akong choice. Hindi ako patatahimikan na salbahing kaluluwa ng kapatid mo. Inirapan niya si Gerald na masama pa rin ang tingin sa kanya. Hawak-hawak pa rin kasi niya ang braso ni Gilbert. Kasama natin siya? Tanong ni Gilbert na nagpalingalinga sa paligid nila. Nasa likuran mo siya, sabi niya. Natahimik si Gilbert. Maya-maya, hinahago na nitong sariling batok. Sabihin mong siya ang totoong mahal ni Keira. Inakit ko lang ang kaibigan niya para masaktan siya. Matagal ko lang nahalata ang totoong feelings niya kay Keira. Hihingi ako ng tawad sa kanya pero hindi muna ngayon. Si mama muna ang gusto ko makasama, sabi ni Gerald. Nakatingin to sa nalilitong anyo ng kapatid. Sabi niya, ikaw raw ang totoong mahal ni Keira. Matagal na raw niyang nahalata ang feelings mo sa kaibigan mo, kaya inakit niya yun para saktan ka. Hinihingi raw siya ng tawad pero hindi pa ngayon. Ang mama niya raw muna ang gusto niya makasama. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Gilbert. Ilang segundo pa ay napalitan ng sakit at pait ang damdamin sa mga mata nito. Oh God, he is really here. Tubango siya. Kamusta ang kondisyon ng katawan niya? Ganun pa rin, walang pagbabago. Under observation pa rin siya. Kung sakali ba, papayag kayong tanggalin ng life support? No! Agad na puto nito sa pagsasalita niya. Hindi namin siya basta na lang isusuko. Kung kailangan ubusin ang yamang meron kami, o ubusin namin mabuhay lamang siya. Lumingon ito. Geron, listen. Hindi ka namin kayang bitawan ng ganun na lang. Hirap na si mama kaya lumaban ka. Bumalik ka sa amin. Kahit ilang kaira pa ang gamitin mo para saktan ako, I wouldn't mind. Basta bumalik ka. Tumingin siya kay Gerald, natitig na titig sa kapatid. Kita mo na, kahit ang salbahe mo, mahal na mahal ka ng pamilya mo. Kaya pilitin mong mabuhay, bad ghost? Tinignan siya nito. Sige, ipakita mo sa kapatid ko kung gaano kasama ang trato mo sa akin. Samantalang halos mag-beautiful eyes ka sa kanya. May iba ng mahal yan. Sayang lang ang pagpapakit mo. Masama ang tingin nito sa kanya, kaya napangiti siya. Ano bang masama kung nagpapakit siya sa gwapong kapatid nito? Gilbert, son? Ana isang babae mula sa likuran nila. Sabay silang napalingon sa pinagmulan niyon. Siya ba ang sinasabi ni Juvie na naghahanap sa akin? Good afternoon po. Bati niya kay Mrs. Dizon. Ako po si Bella. Nabanggit ko na siya sa inyo ma, Isabella Lopez, sa room 205. Oh, Anang Ginang. Ikaw ang kasama ni Geron sa sasakyan ng gabi ng aksidente. Kumusta ka na, iha? Pinagmasdan nitong kabuuan nga. Mukhang magaling ka na. Thank God. Sana magising na rin ang anak ko. Namasa ang mga mata nito. Nakita lang mismo ang mga mata niya kung gaano naghihirap ang loob nito. Nag-excuse siya kay Mrs. Dizon at kumapit siya kay Gilbert. Kumapit siya sa braso nito. Hindi niya ito palayo para hindi marinig ng ina nito ang sasabihin niya. Ano na naman yan, Isabella? Reklama ni Gerald na sumunod agad sa kanila. Inirapan lamang niya ito. Nag-aalala ako sa mama mo. Ani niya kay Gilbert. Wala ba siyang sakit sa puso? Baka mabigla siya sa mga sasabihin ko. May mangyari pang masama sa kanya. Thanks for the concern, Bella, but she'll be alright. Walang problema sa puso si mama. Okay. Aning at magkasunod na nilang binalikan ang mama nito. She came here to tell you something, ma. Panimula ni Gilbert at napatikim. Hindi ko alam kung paano ba dapat sabihin ng tamang tungkol sa ano, Gilbert? Napakunot na o si Mrs. Dizon. Marahil hindi ito sanay makita ang anak nito na hindi sigurado sa sasabihin. Sa ghost, ma. Spirit. Soul. Yeah. Bella came here together with Geron. Napahagod sa batok si Gilbert.
Geran? Bulalas ng ginang at sinapon itong dibdib. Napalapit tuloy siya rito para alalayan to. I'm okay, iha. Thank you. Bumaling to sa anak nito. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo, Gilbert? Ang ibig po niyang sabihin, kasama ko pong kaluluwa ni Geran at andito po ako para ibigay sa inyo ilang bagay. May pinapasabi rin po siya sa inyo, sabad niya. Oh, Jesus! Bulalas ay tatagpalipat-lipat ang tingin sa kanila ni Gilbert. Huminto ang mga mata nito sa anak. Nagtatanong ang tingin. Marahang tumango si Gilbert. Dumiin ang pagkakasapon nito sa dibdib. Inalalayan niya makaupo ito sa may sofa. Nakikita na kakausap mo ang kaluluwa ng anak ko? Tumango siya. Nilabas niya mula sa panerbag ang dala niya. Ipinasasabi po niyang kayo nag-iisang babaeng pinakamamahal niyang higit sa lahat. Sorry daw po sa paulit-ulit na ginawa niyang pananakit sa damdamin daw po ninyo. Ang mga rose at regalo raw po na ito ay para sa kaarawan ninyo na nakalimutan niya. O di kaya sa kaarawan ninyong umuwi siya pero nasaktan niya lang kayo dahil nakipag-away siya sa papa niya at kay Gilbert. Mahabang sandaling nakatingin lang sa kanyang ginang. Maya-maya, nagunahan na sa pagpatak ang mga luha nito. Hindi nito makapagsalita. Umiiyak na lamang ito ng umiyak. Baka sabi kay Gilbert, yakapin niya na mahigpit si mama para sa akin. Utos sa kanya ni Gerald sa mababang boses. Pagbaling niya rito ay titig na titig ito sa umiiyak na ina nito. Bakas na bakas sa mga mata nito ang paghihirap. Nababasa niya sa mga mata nito kung gaano nito gustong yakapin ang luhang mama nito. Ginawa niyang nais ito. Tumalima naman si Gilbert. Napahagulgol na si Mrs. Tison. Hindi niya napigilang maging emotional din. Napaluharin siya habang nakabasid sa mag-ina. Ang hirap na nakikita ko si mamang nasasaktan, pero hindi ko malas siya mahawakan para bigyan ng comfort. Sa tingin mo ba parusa sa akin to sa mga nagawa ko masama sa nakaraan? Tanong ni Gerald kay Isabella. Ngalingaling sabi niya rito na kulang pa nga yan eh. Pero hindi niya naituloy dahil nakikita niya apektado talaga ito ng sitwasyon. Tulad ng dati, magkatabi ulit sila sa kama pero hindi sa kama niya, kundi sa kama nito. Dahil sa condo unit ito sila tumuloy pagkagaling nila ng bahay ng mga magulang nito. Pasado alas 6 pa lang ng gabi. Sinabihan nga si Boy na maghahapunan na muna bago siya balikan pagkalipas sa isang oras. Sa tingin kasi niya hindi pa gustong umalis sa Gerald ng bahay nito. Kaya nagdesisyon siyang maninitili mula roon. Nangyari sa iyan para matuto ka ng lesson. Ganun ba ako naging masama? Ang hirap naman ang parusa niya. Kung kukunin niya ako, wag na niyang tagalan para hindi na mahirapan ng pamilya ko. See? Hindi na sarili mong inuuna mo ngayon. Ang damdamin ng pamilya mo. Bumabait ka na talaga. Bumaling siya rito at ganitian ito. Nakita mo ba kung gano'ng kasayang mama mo pagkakita niya sa mga regalo mo? Yung mga bulaklak, halos hindi niya bitawan. Miss na miss ka na raw niya. Hindi ito umimik. Nalatiling nakatingin lang sa kisame. Pagkalipas sa mahabang sandali, tumagilid to paharap sa kanya. Nalulungkot ako, Isabella. Sabi nitong nagpabaling sa kanya rito. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Hindi mo naman ako mararamdaman eh. Sabi niya at saka umiling. Kahit na, sige na, ang kamay mo. Pakiusap nito na para bang mapapawi ang sinasabi nitong lungkot kapag ginawa niyang nais ito. Tumingin siya sa mga mata nito. Nakikiusap pa mga yun. Pinagbigyan niya ito. Maingat niyang inilapat ang kamay niya sa naghihintay na palad nito. Dahan-dahan itong pumikit. Pumikit na rin siya. Tulad ng unang beses na naglapat ang mga palad nila. Naramdaman ulit niya ang munting init na tila tumatawid sa palad niya mula sa palad nito. Gusto mo bang mabuhay ako? Banay na tanong. Dumilat siya at nakita niyang nakatingin na ito sa kanya. Oo naman, ngayon pa na gusto mo na magbago. Paano kung huli na palang naisip kong pagtatama ng mga maling ginawa ko sa nakaraan? Malungkot ka ba kapag nawala ako? Siguro, hindi ko alam. Hindi ka pa rin mapupunta sa libing ko at iisipin mo rin nasa paligid lang ako at hindi naman talaga kita iiwan? Hindi siya umimik. Ang pag-move on nagsisimula muna sa acceptance. Hanggat di mo tinatanggap ang masakit na katotohanan, hindi ka makakaalis sa sitwasyon. Hindi ka makakahakbang pasulong. Paulit-ulit lang ang gagawin mong pagtakas pero sa huli, babalik at babalik ka pa rin sa sitwasyon gusto mong takasan. He is gone, Isabella. Let him go. Bigla niyang binawi ang kamay niya. Nag-iwas din siya ng tingin. Ano bang sinasabi mo? Pumihit siya patalikod dito pero sa isang iglap lang, nasa harap na niya ito. Pumeso pa ito sa sahig. Malapit sa mukha niya na kung hindi lamang ito kaluluwa ay sigurado siya, mararamdaman na niya ang pagtama ng hininga nito sa mukha niya. Show the world that you're in pain and then let it go. Sabi nito sa banayad na tono.
Hindi nito inaalis ang tingin sa mga mata niya. Umangat sa ere ang isang kamay nito. Sana, posibleng maramdaman mong hawak ko. Dugtong nito at maingat na inabot ng piski niya. Gerald? Pumikit ka? Utos nito. Isipin mong nasa piski mong balat ko na nararamdaman mong init ng haplos ko. Wala sa loob na pumikit naman siya. Sa una wala siyang kahit anong naramdaman, pero nang itoon niya atensyon sa paulit-ulit na sinasabi nito, nakita na niya ng buo sa isip niya isang eksena. Hindi na ito isang kaluluwa sa eksenang iyon at nararamdaman niyang paulit-ulit na paghaplos ito sa piski niya. Gerald, pumikit ka lang, sabi nito malapit sa tenga niya. Ngayon isipin mong yakap kita na mahigpit, nakasiksik ka sa dibdib ko at narinig mong pintig ng puso ko. Parang dinadala siya ng bulong nito sa eksenang sinasabi nito. Kahit sa isip lang niya nakikita eksena, nararamdaman niya ang pag-iiba ng pintig ng puso niya. Nararamdaman mo ba ako, Isabella? Narinig mo ba ang pintig ng puso ko? Yes, tugon niya. Gusto mo ba ang pakiramdam na yakap kita? Gusto ko. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Mahabang sandaling hindi na ito mimik, kaya dahan-dahan siyang numilat. Wala na ito sa sahig. Pumihit siya sa tabi niya, sa kama. Naroon na ito. Patagalid na nakahiga at nakangating nakatitig sa kanya. Tinanong mo kung kaya ko bang i-give up ang buhay ko para sa 5 seconds na mahawakan kita? Sabi ko, sasagutin kita after 6 days. Ikaw, anong kaya mong i-give up para sa 5 seconds na pwede mong maramdaman ang yakap ko? Wala siyang nasabi. Tila siya nahihipnotismong nakatitig lang sa mga mata nito. Thank you, sabi nito. Napasayo ko si mama sa araw na to. I owe it to you. Ang ikalawang wish ni Gerald, mapangiti ang papa nito. Ayon dito, hindi pa lang iting taong 58 years old na ama nitong si Adrian Dizon. Mas kilala raw ang papa ng mga ito sa paligid nito bilang isang boss na walang emosyon. Napakigpitaw ng papa nito pagdating sa trabaho at hindi raw gumagamit ng puso sa pagdedesisyon. Yun din daw ang pagkakakilala niya sa ama. Bago nito nakitang nag-breakdown iyon sa sulok ng silid pagkatapos sa aksidente nito. Nagbago raw ang tingin nito sa ama pagkatapos ng gabing yun. Gusto rin itong humingi ng tawad at iabot ang pagmamahal nito sa huli para kung sakaling hindi na raw ito magigising ay nagawa nitong pasayahin kahit isang araw lamang ang ama nito. Umaasa itong matatakpan na isang araw na iyon ang lahat ng hindi magandang alaalang naiiwan nito sa isip ng ama. Dalawang regalo ang pinahanda nito sa kanya para sa ama nito. Una ay ang photo frame na katulad ng binigay niya sa mama nito. Ang larawang nilagay niya roon ay ang larawang nakita niya na nagdaang araw na kasama nitong ama at si Gilbert. Ang ikalawang regalo na pinabalot ito sa kanya ay isang badminton set. Bakit to? Usisa niya noong nakabalik na sana sa unit nito. At si Boyd naman nagla-lunch sa labas. Alas tres daw ng hapon nila pupuntahan sa opisina ang ama nito. Itinawag na niya kay Gilbert ang pagpunta niya roon. Nakausap siyang gawa ng paraan na maabutan siya sa opisina ang ama nito at harapin siya niyon. Kakatanggap lang niya ng text si Gilbert na hihintayin daw siya ng ama nito sa opisina niyon sa Dizon Construction. Badminton ang nilalaro naming tatlo noon. Magkakampi kami ni Gilbert pero hindi pa rin naman kami natatalo kahit minsan ni Papa. Pero may isang beses noon natalo ko siya nang ako lang mag-isa. 9 years old pa lang ako noon. May nagustuhan akong magandang bike, sabi niya. Kapag natalo ko siya sa badminton, bibilhan niya ako ng bike. Pagod daw siya at masakit ang balakang niya, kaya samantalahin ko raw, talunin ko raw siya. Naglaro kami, ilang beses siyang natumba, tapos hindi pa niya natatamaan yung shuttlecock. Natalo ko siya, bilhin niya yung bike bilang premyo ko. Paniwalang paniwala ka namang nanalo ka, natatawang tanong niya. Bata nga ito ng mga panahong yun, kaya pinaniwalaan nito ang nais ng ama nitong paniwalaan ito. Yeah! Noon, lagi kami magkakampi ni Gilbert, pero wala pa rin kaming panalo kay Papa. Narealize ko nagpatalo lang siya para makuha kong bike na premyo. At para magtiwala ka sa sarili mo, dagdag na sabi niya. Right, mabait pa lang Papa mo. Nakalimutan ko lahat ng yon mula nang magbinata na ako at takulangan na ako sa atensyon binibigay niya. Pakiramdam ko si Gilbert na lang ang mahal niya dahil si Gilbert ang matalino. Si Gilbert ang mataas ang grades. Si Gilbert magaling sa sports. Si Gilbert mabait. At masunuring anak, lagi na lang si Gilbert. Pakiramdam ko, wala na akong halaga dahil mas magaling sa akin si Gilbert sa lahat ng bagay. Kaya nagpapansin ka sa pamamagitan ng pagre-rebelde? Hindi ito umimik. Nakita niya ang guilt na dumaan sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim. Osha, anong message mo para sa papa mo?
Sa mahinang boses sa sinabi nito mga bagay na gusto nitong iparating niya sa ama nito. At yakapin mo siya para sa akin. Huling sabi nito, bago sumandal sa sofa kung saan ito nakaupo. Nanahimik na ito. Nakatitig na lang sa dalawang regalong dadalhin nila sa ama nito. Casual na nag-angat ng tingin si Mr. Adrian Dizon nang pumasok si Isabella sa opisina nito. Inihatid sa roon ni Gilbert. Ang huli ang nabitbit ng mga regalong dala niya. Binati niya ito nang nasa loob na siya. Maupo ka. Formal na sabi nito. Hindi man lang gumanti ng pagbati. Noon lang siya naniwala sa mga sinabi ni Gerald. Formal nga ang ama nito at tila hindi manunumiti. Sa hula niya ang mga gatla sa noon tuwing naroon na kahit nung bata pa ito at bunga iyon nang hindi nito madalas sa pagngiti. Sa tindig at tingin pa lamang nito, nagpapahayag na ito ng otoridad. Kung naging ama niya ito, malamang lagi siyang animo maamong tupa sa harap nito. Sa isang banda, nais niyang humanga sa tapang at lakas na loob ni Gerald. Paano kaya nagawang salungatin ang salbahing kaluluwang iyon, ang utos ng ama nito? Hindi man lang ba ito natakot na makipag-argumento sa istrikto at nakakatakot na ama nito? Pero nang maisip niya ang kwento nito tungkol sa paglalaro namang ito ng badminton, naisip niyang sa likod ng malakas na personalidad ng ama nito ay nagtatagong isang malambot na puso ng nagmamahal sa pamilya. Nag-excuse na si Gilbert pagkalapag nito ng paper bag na kinalalagyan ng mga regalo. Nagpasalamat siya rito bago ito makalabas ng pinto. Ang kasama niyang si Gerald, nakasandal sa isang surong kumpesina at hindi inaalis ang tingin sa mukha ng ama nito. I miss him. Just like I miss him home. Sabi nito sa mahinang boses. Hindi siya umimik. Kinakabahan kasi siya sa nanunuring tingin ng ama nito. Nag-iba ang mood ng asawa ko dahil sa pagdalo mo kahapon. Salamat. Sabi nito. Banayad ang tono pero hindi ito nakangiti. Para bang hirap itong umiti? Tama nga si Gerald. Nabanggit sa akin ni Gilbert ang tukol kay Geron. Naparunok siya. Kung titingnan siya nito ay parang sasaktan siya nito kapag hindi na gusto ng sagot niya. Huwag kang matakot sa kanya, sabi ni Gerald. Tumabi na ito sa kinaupuan niya na para bang gustong iparamdam na hindi siya mag-isa kaya huwag siyang matakot. Ganyan lang talaga yung si Papa. Si Geron po ang dalhalan, kaya po pinuntahan ko kayo ngayon. Lakas loob lang sabi niya. Kung nakikita at nakakausap mo ang kaluluwa niya, tulad ng sinabi ng aking mag-ina, sabihin mo sa kanyang bumalik siya sa amin. Hindi ko siya mapapatawad kapag sumuko na lamang siya. Kasama ko po siya ngayon, Mr. Dizon. Hindi ito umimik. Blanco ang mukha nito. Nakatingin lang sa kanya na parang hinihintay na magpatuloy siya. Hindi niya malaman kung naniniwala ito o hindi sa kanya dahil sa walang emosyong tingin at anyo nito. Hindi na siya magsasalita, Isabella, sabi ni Gerald. Sabihin mo ng message ko. Pinapaabot po niya ang gifts na ito sa inyo. Inilabas niya mula sa paper ang mga regalo at nilapagamang iyon sa mesa. Nagsinungaling daw po kayo sa kanya noong 9 years old siya. Wala naman daw pong masakit sa inyo at sinadya niya raw na huwag tamaan ang shuttlecock para matalan niya daw kayo sa badminton. Salamat daw po sa bike at sa pagmamahal na hindi niya nagawang suklian na mag-asawa pa raw po kayo. Kitang-kita niya nang mapatuwid ito ng upo. Umawang ang mga labi nito at may rumihistro emosyon sa mga mata nito. Niluwangan nito ang necktie at sumagap ng hangin. Patawarin niyo raw po siya dahil hindi siya naging mabuting anak sa inyo. Patawarin niyo raw po siya sa paulit-ulit na pagkakamalit para nakit niya sa damdamin ninyo. Kung bibigyan daw po siya ng chance na mabuhay muli, kayo pa rin daw pong pipiliin niyang maging ama. Oh God! Tila hindi napigilang usal nito. Mabilis na pinunit itong wrapper ng regalo at nang tumambad sa mga mata nitong raketa ng badminton, sinapon ito ang dibdib at ilang beses itong humugot ng hininga. Ilabas niya ang huling regalo at nilapag niya iyon sa mesa nito. Kung may isang bahagi raw po sa buhay niya na pipiliin niyang alalahanin ng paulit-ulit, yun ay ang eksena na sa regalong yan. Inabot nito ang maliit na regalo at kaagad binuksan. Kitang-kita niya ang pagsili ng ngiti sa mga labi nito nang matitigan ang larawang nasa photo frame. Oh son! Hinagod ito ng mga daliri ang larawan. Hindi ko alam na tinago niya ito. Ngiting-ngiti pa rin ito nang tumingin sa kanya. Nandito pa ba siya, Bella? Paglingon niya sa peso ni Geron, wala na ito. Masyado siyang nag-focus kay Mr. Dizon na hindi na niya naramdaman ang pag-alis nito. Wala na po. Matapat na sagot niya. Hindi ko po na malayang umalis siya. Tumangon-tangon si Mr. Dizon. Pakisabi sa kanya, mahal na mahal ko siya. Hihintayin namin bumalik siya. Kahit umabot pa ng taon ang paghihintay namin, hindi namin siya isusuko. Kaya wag din siyang bibitaw, please, iha. Pakisabi yan sa kanya. Makakarating po, sir. Nagpaalam siya rito. Balak pa niya ang sermon ng kaluluwang nang iwan sa kanya
Nasa pintuan siya nang tawagin siya ni Mr. Deason. Nilingon niya ito. Thank you, Bella. Ngiti lang ang tinugod niya. Paglabas sa ng pinto, nabungaran niyang nakasandal sa dingding. Sa tabi niyon ang ghost na hinahanap niya. Bakit ka lumabas? Tanong nga rito. Hindi ko siya kayang tingnan lang. Gustong gusto ko siyang yakapin. Natigilan siya. Nakalimutan kong yakapin siya para sa iyo. Bumalik ka, utos nito. He needs a hug. Sinunod niya ang gusto nito. Naabutan niyang nakatitig pa rin si Mr. Deason sa mga regalong nasa mesa nito. Nag-angat nito ng tingin sa kanya. Nasa labas po siya. Anay ang si Gerald na titukoy. Gusto po niyang yakapin ko daw po kayo para sa kanya. Tumayo ito mula sa mesa nito. Ibinuka mga braso. I'd love to. Come here. Nakangiting pumaloob siya sa mga bisig nito. Mahigpit siyang niyakap nito na tinugon din niya na mahigpit na yakap. Ilang segundong yakap-yakap nilang isa't isa. Nakangiti pa rin to ng pakawalan siya. Hindi niya may paliwanag ng saya niya habang pauwi sila ni Gerald sa bahay niya. Hanggaan sa pakiramdam na nakapagpapasaya siya ng tao. Nagtapos ang araw na yun na magkaharap na rin sila ni Gerald sa kama niya. Wala ang unan sa pagitan nila at halos isang dangkal na lang ang pagitan ng mga mukha nila habang nagingitian sila. Maya-maya kumanta na naman to ng I Will Be Here. Lumapad ang ngiti niya. Sinabayan niya ito ng mahinang pagkanta. And I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you are to me. I will be here. Bakit dito, Gerald? Tatlong beses itong tinanong yun ni Isabella mula pa kaninang nasa taxi sila pero hindi ito sumasagot. Naroon sila sa sementeryo kung saan nakalibing si Andrew. Natatandaan niyang sa pagitan ng kwentuhan nila, minsan ang topic nila tungkol sa mga kaluluwa, isiningit ito ang taong kung saan sementeryo nakalibing ang dating kasintahan niya. Kaninang umaga, hindi pa nito binanggit sa kanya kung sino ang subject nila ng araw na iyon. Ang akala niya si Gilbert na pero wala na itong binabanggit. Sinabi lang nitong sasabihin niya kay Boy na dalhin siya sa naturang sementeryo. Pagbaba nila ng taxi, nagtanong na naman siya. Hindi niya maintindihan kung bakit doon ito gustong pumunta. Ayokong pumasok sa loob. Huminto siya sa pwesto niya. Dalhin mo ako sa puntod ni Andrew. Matigas na utos nito. Ayoko! I said, take me to the tomb, Isabella. Marahas na sigaw nito na nagpapitlag sa kanya. Nagulat siya sa pagsigaw nito. Pabaling nga rito, salubong ang mga kilay nito at mataman ang pagkakatitig sa kanya. Sa kauna-una ang pagkakataon na karamdam siya ng takot dito. Bakit ka sumisigaw? Hindi ko alam kung nasa eksakto. Napanunok siya. Sinabi ko na hindi ko na pinuntahan kahit minsan ng stay there, don't move. Itinanong nito ang buong pangalan ni Andrew. Pagkasagot niya, tumakbo na ito palayo. Hindi siya nakagalaw dahil hindi niya malaman kung uurong siya o tutuloy sa kung saan man ang puntod ni Andrew. Accept your loss, Isabella. Face the truth. Deal with the pain with a strong heart and move on. Tila nag-echo sa isip niya ang sinabi yun ni Gerald. Hanggang kailan nga ba siya tatakas? Nang makanakalipas sa taon na duwag siyang harapin ang totoo. Tama si Gerald. Nilulunod siya ng musika totoong damdamin niya. Sa paghupa ng ingay, naroon pa rin sa puso niya ang damdaming pilit niyang iniignora. Bakit di na lang niya ipuhos ang lahat ng sakit at bait sa araw na yon at kinabukasan sisimulan niyang humakbang pasalong? Huminga siya ng malalim, lumingaling nga sa malamang na sementeryo. Maya-maya natagpuan niya ang sarili, mabagal na humahakbang papasok doon.